Magpaalam na sana ako na uwi dito sa Camp Evangelista, sa kondominium. Sa time na yon na nagpaalam ako, paglabas ko ng pinto, nakita ko na may maitim na at maraming tubig na papasok sa mga kabahayan. At narinig ko sa mga tao sa paligid na nagsigawan. At yung bahay na pinuntahan ko, hindi pa nila alam kung anong pangyayari. So binalikan ko sila. Dahil wala namang matanda sa kanila, walang lalaki at halos mga bata at matanda yung nakatira. So tinulungan ko sila na mailigtas. Kaya alam ko naman na wala na silang nagpapanik na sila. Pagkarinig nila ng sigawan, nagpapanik na po sila. Hindi nila alam kung anong gagawin. May iba mapupunta ng kwarto kung kahit saan-saan na. So ano ko na sila, guide ko na sila. Ako nang gumawa ng paraan. Dumaan kami doon sa backdoor ng bahay nila at humanap ako ng mataas na bahay at doon ko sila pinaakyat. Sa point na yun, bakit mo naisipan na tulungan sila? Hindi mo na inuitas muna yung sarili mo? Sa time na yun, wala na akong choice dahil biglaan kasi yung pangyayari. At saka nakita ko talagang kailangan din nila yung tulong ko. So binalikan ko talaga yung mga taong dapat kong matulungan sa abot ng aking makakaya. Hindi ka ba natakot na ikaw ang piligtas mo muna yung sarili mo bago sila? Bakit mo ginawa yun sa kanila? Sa sarili ko, hindi ko na naisipan yun na matakot pa o ano. Basta napag-isipan ko na lang na mas maganda na magtulong sa kapwa kaysa yung pabayaan ko sila na sa gitna ng trahedya. So binalikan ko talaga sila sa buong loob puso ko na matulungan sila. Bakit, Charles? Bakit? Anong instinct sa'yo na kahit mamatay ka na basta matulungan mo lang sila? Yun lang po ang napag-isipan ko na kahit anong mangyari kasi doon ako, napuntahan ko sila, in-invita nila ako sa mga magandang kalooban. So, nagpapanik naman sila. Yun lang ang nakuhan ko na magandang tulungan talaga yung mga tao na nangangailangan sa atin. Hindi mo nainisip na sundalo ako, dapat tutulong ako sa kanila. Paano mo ngayon nagamit mo yung pagkasundalo mo doon? Yung sa pamaraan naman ng pagiging sundalo ko at sa trahedya na nangyari, yung mga training na pagdaanan natin, yun ang isang basis din na isipan ko na gamitin. Yung mga kung paano i-handle yung ganong pangyayari na kahit hindi man tayo expert sa DRRO, may kunti lang tayong knowledge sa seminar ng DR, yun lang po ang nagamit ko po. Pero dumating na sumali sa isipan mo na bilang isang sundalo, ako yung nagaprotect ng mga sibigan, no? Sa pangyayaring yun, parang ganun na po ang nangyari kasi puro man sila civilian lahat, mga bata, matatanda, at wala rin silang kaalam-alam kung paano iligtas yung sarili nila. So, sa sarili ko, habang nandoon na kami sa taas, naisipan ko na ako lang pala ang inaasahan dito at saka yung ibang mga, may mga lalaki din na may kunting alam din sa paglangoy, yun lang po ang karamay ko rin po na nagtulong din sa akin na mailigtas sila. Pero kilala ka nila sundalo ka? Opo, sir. Sabihin mo, kilala niya ako na sundalo ako. Kilala nila ako na sundalo ako kaya dahil... Kaya sila nagtiwala sa kaya nagtiwala sila sa akin. So, sa Bakatid Charles, importante pala yung sundalo sa civilian sa mga ganong sitwasyon? Sa sarili ko po, masabi ko na kailangan talaga sa bawat lugar, kung may mga pangyayaring ganon, dapat mayroon talagang sundalo. Kasi may mga tao na hindi nila alam kung paano iligtas yung sarili nila. So, sa pamamagitan natin mga sundalo na may pinagdaanan tayo ng mga training, mai-apply natin sa ganung pangyayari. Yung first, kung paano natin i-rescue, sagipin yung nangangailangan ng tulong. Ano ngayon yung pakiramdam mo, sir, sa sarili mo na nakatulong ka sa ibang tao? Yung para lang sa sarili ko, ang masabi ko lang, masaya ako kung kahit mabigyan man o hindi ng kung anong award, wala na sa akin yan. Mas masaya ako na may itulong ako sa kapwa ko at iligtas ko sila sa sakuna. Kasi diyan lang po tayo masaya pag sa lahat naman ng serbisyo natin, diyan talaga tayo masaya pag makabigay tayo ng may magandang tulong sa kapwa natin.
sa'yo, isa bang, marami ka na bang na-experience na ganito sa kuna, sa buong servisyo mo? Sa ngayon po, sa sundalo ako po, yun lang po ang first time ko na pangyayari yung typhoon na kwan, sindong. Kasi hindi man gaano yung mga typhoon dito sa Mindanao. First time po yun na pangyayari dito. Paano mo ngayon makikumpara sa yung civilian at sa sundalo sa ganung pangyayari? Sa akin po, bilang isang sundalo po, may advantage po tayo. Dahil sa civilian po, konti lang yung nabigyan ng karunungan, training tungkol sa rescue. Samantala tayo sundalo, sa lahat na halos lahat ng mga training, mayroon tayong subject na ina-apply, tinuturo sa mga sundalo na kung paano sagipin yung nangangailangan ng tulong. Yung first aid, kung ganun. Ano pa yung dapat gawin ng armed forces para ma-enhance yung capability natin sa rescue service? Yung sa akin lang po, sana, yung armed forces natin sa basic soldiery, sa pagpasok pa lang ng sundalo, turuan na sila lahat kung paano i-rescue yung nangangailangan ng rescue. Na may subject na sana doon na nakalaan. Kung may mga pangyayaring ganyan man na darating, rescue ba o anong mang sakuna na darating sa kapaligiran natin, mai-apply nila sa pangyayari. Ano ba masasabi mo, sir, sa mga kasama natin na anong dapat gawin sa mga ganoong pangyayari? Ang masasabi ko lang po, pag nandoon tayo sa sakuna, huwag natin isipin na sundalo tayo o ano man tayo. Ibigay natin, ibuhos natin yung lakas natin na makatulong tayo sa kapwa natin. Huwag tayong mahiya, huwag natin itago kung ano yung makaya natin. Ibigay natin, tulungan natin yung nangangailangan. Yun lang po. So, anong kayang impact yun sa mga civilian yung ginawa mo? Yung sa narinig ko lang po sa kanila, nagpapasalamat sila sa akin at may ginawa nga silang resolusyon. Pero sabi ko, hindi naman yan mahalaga sa akin. Mas mahalaga sa akin yung nakatulong ako sa kapwa, sa inyo lahat. At kung mayroon man kayong binigay sa akin na kung ano man yun, sa akin yung pagtulong ay taos-puso ko po yun na binibigay sa inyo yung tulong ko sa inyo na mailigtas kayo sa ganung pangyayari. Itong binigay nyo sa akin, kung ano man ito na resolusyon, ito ay nagpapatibay tanda ng inyong tiwala sa akin. At nagpapasalamat kayo sa akin. Pero una sa lahat, pasalamatan natin ang Bumay Kapal na siyang nagligtas sa atin na binigyan pa tayo ng second chance na mabuhay sa pangyayaring sindong na yon, Typhoon Sindong. Thank you po. So, kahit wala kang award search na binigay nila, wala pa rin kaso sa'yo yun sa pagbibigay sa kanila? Sa akin po, may award man matanggap o wala, okay na sa akin. Hindi naman yun mahalaga. Ang mas mahalaga sa akin yung buhay ng kapwa ko na nailigtas ko po.